Salamat. Naisip ko, kapag lumamig na ang ulo ni Isabel, kung ako kayang kumausap sa kanya. Pakiramdaman muna natin, Luisa. Pero sa tingin ko, mas okay siguro kung ako muna kumausap sa kanya. Sige. Pero pinapaalala ko lang sa'yo na mag-asawa na tayo ngayon. Kung anong problema mo, problema ko na rin. At nangako akong tutulong sa kahit anong pagsubok na meron ka. Nakakatuwa naman isipin na meron akong isang maganda at thoughtful na asawa. Hindi lang siguro ako sanay. Masanay ka na. Nay, kung ako na lang ho kaya dito, sa loob na lang kayo, dito na lang ako sa sala matutulog. Mayumi, okay lang ako dito. Hindi ho, okay lang. Di ba mag-asawa na kayo ni nanay, so dapat kayo yung magkasamang matulog. I insist. We have the rest of our life na magkatabi matulog. Ayaw mo namang katabi ang nanay na matulog ng isang gabi pa? Gusto. Isang araw, mayroong naglalakad na pagong sa kalye. Hirap na hirap siyang lumakad kasi ang bigat nung daladala niyang bahay. Tapos nakita siya ng kuneho. Patawid yung kuneho. Tulog na. Pero yata ang jackpot ko, di ba? O sige na, matulog na tayo ha. Nay, baka mainitan ho kayo niyan. Eh, ano ngayon? Gusto kitang yakapin, yakapin. Ay! Ay, bakit ko kayo umiiyak? Naiyak tuloy rin ako. Hindi ko alam. Nagpakasalan ako, pero pakiramdam ko, ngayon pa lang. Mamimiss kita ng sobra. Ako din, Nay. Sobra kitang mamimiss. Natatakot nga ako na masanay na ito'y matutulog na ako. Hindi na kita katabi. May Sir Hernan ka na kasi. Sobra ka naman. Iyaan mo siya. Pwede pa naman tayong matulog na magkatabi paminsan-minsan, di ba? Tsaka hindi naman ako mawawala eh. Andito lang ako. Halika nga. Maybe nga kita. Oh, nanay! I love you, Nay. I love you too. I love you too, anak. Baby ko pa rin naman ako, Nay, di ba? Baby, baby kita.